Hello, good afternoon. Maulang hapon sa inyong lahat, sa mga new viewers po dyan. Welcome po all the time sa aking channel. So, sa mga new viewers po dyan na hindi pa po nagsusubscribe ng aking channel, pasubscribe naman po para po ma-update po kayo sa mga bagong video ko pa po na ilalabas po dito. Alam ko naman po na may matututunan po kayo sa mga ginagawa kong video kahit paano nakakapag-share ako ng konting kaalaman bilang isang container gardener. So ngayong hapon po na to, gusto ko po sa inyong ibahagi at ituro kung paano magtanim ng talbos ng kamote. Ito po yon. Ito yung mga talbos ng kamote sa plastic black bag or pwede rin sa container. Paano magtanim ng talbos sa container? So, kasi last 2 weeks ago, nagtanim po ako ng mga talbos dito rin po sa planggana. Nakikita nyo po. Ere po. So, yung mga talbos na to, ito po yung kanyang talbos. Pa-heart shape. Ngayon naman po, yung itatanim nating talbos ay ito po yung parang paan ng manok. Ganito po yung itsura niya. So, yan po. Bago nyo po itanim ang mga talbos, syempre ituturo ko po sa inyo kung paano ang tamang pagtatanim, kagaya po nito. Kailangan muna po natin alisin ang mga dahon para nang sa ganon yung mga bagong dahon. Ito na po, yan na po yung mga uusbong. Ito na po yung magiging mga bagong dahon niya. Kasi yung mga lumang dahon, ito po yun na pinagtanggalan ko. Mabubulok po yan, kagaya po nito. Mabubulok po yan. So, para hindi mabigat sa mga talbos na itatanim natin, sa mga ito, sa mga tangkay na to, putulin po ninyo yung mga dahon niya. Gaya po ng aking ginawa. Pinutol ko po. Itong mga to, puputulin din po ito. Ganito lang po. Tapos po, itutusok nyo po dito. Siyempre, yung inyong gagamiting lupa, dahil nga po sa tayo ay isang container gardener, wala naman po tayong lupain, yung ating pong ginawang lupa na pang container. Meron po akong mga naunang video kung paano gumawa ng matabang lupa. Pwede nyo pong panoorin yun at gayahin po. Mas maganda po yun sa mga halaman na tinatanim natin sa container. So parang ito, buhaghag lang po yung lupang gagamitin natin. Ito po yun. Ito po yung ginawa ko, yung previous video ko na kung paano gumawa ng matabang lupa. So, ito nga po yung ating mga talbos. Mga tangkay na lang po to. Galing po to Pangasinan. Last week, nagpunta po kami doon at nagbakasyon. So, nag-decide kami na bumili ng talbos kasi maganda yung talbos niya. Ito nga po yung talbos niya, hindi po siya pa-heart shape. Kung magtatanim po kayo sa container, mas maganda po na ganito pong klase ng talbos ang itanim po ninyo. So, ganito lang po yung itanim. Nakikita nyo po yung mga ugat. Dahil nga po sa nag-uulan at hindi po masyadong makalabas ng bahay, na-stack yung mga talbos sa isang lalagyan. Kaya ang nangyari, yan po, nangitim yung mga dahon niya. So, tinubuan na rin po siya ng kanyang mga ugat. Ganito lang po yung gagawin ninyo. Kagaya nga po nung unang nasabi ko, tanggalin nyo po yung mga dahon niya. Yan po, wala na po yan mga dahon. Kasi po, once na umokay na o naitanim na ng maayos ang talbos at nagbigay na siya ng mga bagong dahon, dito po yon. Ito po yung lalabas dyan. Yan, dyan. So, ganito po ang tamang pagtatanim ng talbos. Tingnan nyo po. Itutusok nyo lang po siya ng ganyan. Dahil sa buhaghag ang lupa natin, hindi na po natin kailangang ukabin o hukayan yung talbos na paglalagyan natin. Ang gagawin nyo na lang po, kung ang inyong lupa ay mabuhaghag ang gamit dahil sa container nga po natin itatanim, itutusok nyo na lang po yung mga talbos dito. Yan, tabi-tabi lang po ang gawin natin.
Kasi nga, pang araw-araw na gulay lang naman po yung kailangan natin. Hindi natin kailangan mamunga yung talbos. Okay lang po na tabi-tabi sila. Yan po. Ito yung mga ugat na to. Ganto nyo po gawin. Yan. Siksik nyo pong maigi sa lupa. Para nang sa ganon, yung ugat, kumapit sa lupa at mabuhay na po siya. Tanggalin nyo lang po yung mga sobrang sanga. Ito po, ganito lang po yan. Tingnan nyo pong maigi kung paano magtanim sa mga nanay dyan na hindi maalam magtanim sa container. Gayahin nyo lang po yung ginagawa ko. Pasensya na po, medyo maingay. Nasa tabi po tayo ng daan. So, titingnan nyo rin po yung talbos. Baka po yung baliktad yung pagtatanim nyo. Makikita nyo naman po yan sa bagong tubo. Yan, pataas po. Ganyan lang po. Nung nakaraang linggo din po, nagtanim ako ng mga kangkong. Ayun na po sila. May mga tubo. Ang gamit ko lang po sa ngayon ay nakita niyo po yung mga plastic black bag na pang garden. Nabibili po yan sa mga agriculture supply. 10 pesos lang po ang isa niyan. 10 by 10 po ang sukat niyan. I-try niyo po. Maganda rin po yung tamnan. Kung wala po kayong mga extra container o mga lalagyan ng mineral water, ganito po yung gamitin nyo. Pwede rin po yung tamnan. Kasi nakikita nyo po yung, yun po. Yan. Sa mga sitaw po yan. Ayan. So, mabalik po tayo sa talbos. Ganito lang po lahat ang paglalagay. Hanggang sa maubos sila. Okay lang po yan tabi-tabi. Kasi gaya nga po ng nasabi ko, hindi naman po natin sila papabungahin. Kailangan lang po natin ng magugulayan sa araw-araw na pamumuhay natin, lalo ngayon, pandemic pa din. Mahirap ang pera, walang trabaho. So, kailangan nating maging wise sa mga nanay dyan na nasa bahay lang naman po. Magtanim-tanim po tayo. Makakatulong po yan sa pang-araw-araw na pangangailangan natin. Lalo na po ang talbos, maraming klaseng luto ang pwedeng gawin sa kanila. So, ito po. Kasi inugat na po lahat, kaya chine-check ko kung tama yung paglalagay ko. Yan, nakita nyo po yung mga ugat-ugat niya. Ibaon nyo lang po siya dito sa lupa na ginagamit natin. Tutubo na po yan. After 1 week or 2 weeks, ipapakita ko na po sa inyo ulit kung ano nangyari dito sa mga talbos na aking itinanim ngayong araw na to. Tandaan nyo po, ngayon po ay July 28 po ata, or 29. So, ang mga talbos, ang mga kangkong, kung after nyo maggulay, may mga sanga-sanga po kayo, kagaya nga po ng mga ganito, yung mga nabili ko, nabili namin, siksik nyo lang po sa mga lupa na pwedeng tamnan. Tutubo na po yung mga yan, basta pang gulay lang po, hindi po yung panglaman. Kasi kung ang hanggad natin ay magkalaman ang kamote, syempre sa mas malaking space dapat itanim. Gaya ng may mga bukirin, mas maganda na sa bukid itanim or sa malaking space kung ang hangad po natin ay magkalaman ng ating kamote. So, kung ang kamote natin ay gusto lang natin pang araw-araw na gulay, ganito lang po yung gawin nyo. Napakadali. Kita nyo po. Ayan po. Tutubo na po yung mga yan. After 1 week or 2 weeks, lalago na po yung kanyang mga dahon. Gaya po ng mga kamote na to. At mga kangkong, tumubo na po sila. Yung kangkong, parang nung isang araw ko lang po yan itinanim. So, ganito lang guys ang pagtatanim ng talbos ng kamote. Lalo na po sa mga bago kong viewers dyan. Wala naman pong masamang gumaya kung
kung sa ikakabuti naman ng ating buhay. Gayahin nyo lang po yung aking ginagawa. Makakatulong po ito sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Nakita nyo guys, medyo bulok na po yung dulo nung tangkay na to. So putulin lang po natin. Pwede naman po kayo gumamit ng gunting dahil sa maulan, hindi na po ako magugunting at madumi ang aking kamay. Ayan po. Mahirap putulin, pero mas madali ito kung may gunting. So, guntingin na lang po natin kung may makita kayong bulok. Kung hindi naman madumi ang kamay nyo, guntingin nyo na lang din po. Ito na po. Madali lang po mabuhay ang mga kamote, ang mga talbos ng kamote. After 2 weeks, 1 or 2 weeks, makikita po natin yung mga bagong usbong ng kamote. Yan. Mga mami at daddy na mga bagong pasok sa aking channel, magtanim po tayo. Makakatulong po ito sa atin. So, eto na po yung ating mga itinanim na talbos ng kamote. Ganyan lang po kadali magtanim ng talbos. So, gayahin nyo lang po yan sa may mga ekstrang container dyan. Pwede din po sa container or dito sa mga sako, pwede nyo po yung itanim. So, sana guys, ngayon may natutunan kayo sa shinare kong video, sa shinare kong pagtatanim ng talbos. At sana itry nyo din magtanim sa ngayon dahil pandemic. So, sa susunod po ulit, maraming salamat sa panonood. Pa-subscribe po ulit sa mga bagong viewers dyan. Thank you sa susunod at magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Salamat. Bye!